Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. Yes, mga kadiskarte, isang magandang araw muli. So, welcome back to my channel, mga kadiskarte. For this video, mga kadiskarte, meron naman tayong didiskartehan. Yun ay ang ating PLDT internet router natin. Gagawin natin is kung paano natin pagaganain na hindi natin sinasaksak sa 220 volts. So, yun yung didiskartehan natin ngayon, mga kadiskarte. Gamit na gamit dito, mga kadiskarte, lalo na kapag ka nagkaroon tayo ng blackout at interruption sa area ng inyong bahay. So before natin i-proceed sa ating didiskartehan mamaya is i-unbox muna natin yung isa sa part ng video content natin ngayon, mga kadiskarte. So meron tayong na-order sa Lazada, which is nandito na. I-unbox na lang natin to, mga kadiskarte. So let's start natin, let's do it. Open na natin. So ito na, mga kadiskarte, bali open na natin yung order natin sa Lazada. So itong na order natin, mga kadiskarte, isa ito sa part ng content natin ngayon na didiskarte yan. So ito yung na-order natin, mga kadiskarte. I-open natin itong nabili nating USB cable natin na adjustable voltage converter. So gamit na gamit ito talaga, mga kadiskarte, lalong lalo na sa area na parating nagkakaroon ng blackout or interruption. So ito yung didiskartehan natin ngayon para sa router natin. Sinagagamit natin to, mga diskarte, kapag siyempre pag blackout natin sa area is wala tayong internet. So possible hindi tayo makasubmit ng email, hindi tayo maka online. So yun yung nangyayari sa na-experience ko dito sa amin. So minsan lang din naman nagkaroon ng blackout or interruption, pero may time kasi na nagkakataon yung blackout, and then may mga reports ka or may mga emails kang isubmit through online. So nagkakaroon ng delay. So naisip ko, nag-research ako, so nakahanap ako ng pwedeng gawin nating diskarte para kahit nagkaroon tayo ng blackout and interruption sa area natin, meron pa rin tayong internet connection gamit itong USB boost cable natin na adjustable converter into input na 5 volts and maximum output niya is nasa 9 volts to 12 volts. So ito, mga kadiskarte, yung kanyang naka-indicate dito sa boost cable natin. Yan. 9 to 12 volts yung maximum output niya. At yung diskarte natin dito is kung paano natin papaganahin yung router gamit ng USB boost cable natin.
So, na hindi na kailangan natin ng 220 volts. So, ang gagamitin natin ito makadiskarte ay yung ating yan, power bank. So, gamit yung power bank natin. So, no need na tayo ng supply na 220. So, kailangan lang natin itong adjustable voltage converter natin na use gamit dito. So, ang gagawin natin ito makadiskarte is ipapower lang natin. So, ayan mga kadiskarte. So, ayan mga kadiskarte. Nai-indication siya dito na 12 volts. So, okay yung nabili nating boost cable mga kadiskarte na convert natin. Converter. So, ito na part. Yung pin para sa router natin. So, ang sukat ng pin nito makadiskarte is 5.5mm. Yung standard DC port, tawag nito, standard DC port niya is nasa 5.5mm. So, kapag iba naman yung size ng standard DC port ng router niya makadiskarte is meron pa siyang kasamang 3.5mm kasama dito sa nabili nating set. So meron siyang extension. Ayan lang makadiskarte oh. So dalawang ano to, dalawang standard DC port niya, isang 3.5 at saka 3.5 and 5.5mm. So, yun lang mga kadiskarte. Bali, na-setup natin dito. Pinakita ko lang kung kung gagana ba talaga yung nabili natin. So, yun mga kadiskarte. Bali, power bank natin. Full charge talaga yan. 100%. Ayan o, 100%. Sa gilid at ang 100%. Then, yung ating USB cable converter natin para sa router. 12 volts. May display na siya dito mga kadiskarte. So, then ito. Gamit yung standard DC port natin na 5.5. Kasi yung pin ng router ko dito na ginagamit sa bahay is 5.5. So, let's do it mga kadiskarte. Yes, mga kadiskarte. So, nandito na tayo sa working station ko sa computer area dito sa bahay. So, natapos na natin i-unbox yung order natin galing online na USB cable converter natin into 12 volts para sa PLDT internet router natin. So, for this video mga kadiskarte, bali ito yung didiskartehan natin ngayon. Kung paano natin papaganahin yung router natin na di natin kailangan isasaksak sa 220 volts. So, gamit ang USB cable natin na converter at saka yung ating power bank ay gagana yan mga kadiskarte. So, huwag natin ito patagalin. Let's do it! Yes, mga kadiskarte. So, start tayo. So, ito, as you can see dito, naka-online pa tayo. Bali, ito yung symbol natin na naka-online tayo. Ito. So, then, proceed natin dito sa taas yung router natin. As you can see dito, mga kadiskarte, naka-on yung router natin. So, may internet connection tayo dyan. So, ang gagawin natin ngayon, i-interrupt muna natin yung router sa 220. So, ito yung supply niya sa 220. So, nandito siya. Ito.
So ito yung supply niya dito sa likod, mga kadiskarte. Ayan, oh. Supply niya dito. Ayan, dito sa outlet natin sa baba. So ito, mga kadiskarte, interrupt muna natin. Ayok muna natin yung ating supply natin sa router. So ito na, mga kadiskarte, off na yung router natin sa PLDT. So then check natin sa computer natin. So yun, check natin. As you can see dito, mga kadiskarte, oh, shut off na yung ano natin, yung internet connection natin sa laptop. So proceed natin dito, setup natin yung discarding gagawin natin ngayon sa PLDT router natin. So hindi na tayo gagamit ng supply sa 220. So gagawin natin ito, tatanggalin lang muna natin to. Yan. Yun. Tanggalin natin yung supply niya, mga kadiskarte. I-ball natin na converter into 12 volts ay assemble na natin. So tanggalin na natin yung kanyang pantali. Bali 5.5 mm yung pin ng router natin. So nandito pa rin, mga kadiskarte, yung sa original. Saka yung kasama sa package ng binili nating USB cable converter natin na pin is 3.5, hindi na kailangan ito. Pero at least meron pa rin to, maybe next time magagamit din natin to. So dito lang muna tayo sa 5.5 mm. Yung standard DC port niya, mga kadiskarte. Okay, saksak na natin sa supply. Then yung, don't forget yung power bank natin. Yun muna natin. Yun. Yun na, makadiskarte. Bali may supply na tayo na 12 volts. So wait na lang natin. Natin kung mag on yung ano natin dito, router. So yun na, makadiskarte, bali nag start na, nag power up yung router natin. So as you can see, may mga lights na yung router natin gamit yung power up natin sa power bank, gamit yung USB boost cable na converter into 12 volts. So yun na, makadiskarte. So done na yung setup natin para sa PLDT router connection natin without supply for 220 volts. So napagana din natin yung router. So yan yung discarding ginawa natin dito. So yan yung, mga kadiskarte, yung setup ng computer area natin dito sa bahay. So 12 volt supply, kayang-kaya na supply yung router natin. So no worries tayo dito, mga kadiskarte. Kahit magkaroon tayo ng brownout na 3 hours, so pwedeng-pwede pa rin tayo makapag internet connection and wifi. So, ito na, mga kadiskarte, oh. Power bank. Check natin dito, mga kadiskarte, sa computer. Yan, may internet tayo, nakapag YouTube na tayo.
So, ready na tayo para sa mga interruption or magkaroon ng blackout. Dahil meron tayong nakaabang na power bank supply natin para sa ating LDT router. You know. So, kaya na tayo dito mga kadiskarte. So, dahil na tayo sa LDT router natin na setup. You know. So, yun yung setup natin ngayon. So, ganito na lang muna yung video natin mga kadiskarte. So, dahil na tayo dyan. Yes mga kadiskarte, job well done para sa router setup natin gamit yung power bank supply with USB cable converter natin into 12 volts. Kaya no worries na pagdating sa scheduled blackout sa area natin mga kadiskarte, na pwede pa rin tayo makapag internet and wifi connection. So hanggang dito na po muna yung video natin mga kadiskarte. So thank you for watching. And don't forget to like, share, comment, and subscribe.